Hindi naging madali ang pagpunta ng Bangon Bicol sa barangay Bicol, San Fernando, Camarinesur. Ito kasi ang pinakamalayong barangay ng naturang bayan kung saan kinakailangan pang bumagtas sa madulas at matarik na daan, maabutan lamang ng tulong ang mga tao. Hindi naman nabigo ang grupo dahil makalipas ang mahaba-habang paglalakbay, naabot din ito ang naturang barangay. Nasa 216 na household ang nabiyayaan na maagang pamasko ng Bangon Bicol. Wala namang paglagyan ng tuwa ang mga residente sa kanilang natanggap. Salamat pong maray. Daba po, nagtitiyo talaga po kami. Ngayon na pagbagyo. Salamat po sa mga nag-aabot na araw kaning relief kami. Bangon Bicol. Lubos din naman ang pasasalamat ng LGU San Fernando sa pamaskong hatid ng Bangon Bicol. Malaking bagay anya ito para sa mga residenteng nawalan ng tirahan at hanap buhay dahil sa mga kalamidad. Hindi po, ang masabi ko po, dako lang katabangan po para sa kabarangay ko, lalong-lalo na po sa mga daladara, may baldi po, may magagamit, may pampanira, may mga sibilyo po pagandara, may pambangot. Dako lang pong katabangan sa Samuya, lalong-lalo na po tayo nagyan kaming pagkakoyan po pagang Pilipinas, si pandemic, si bagyo pong nag-aragi. Ito po ang pigtaram ka sa Samuyang alkalde na talagang maski pang banwaan, naubusan naman po ng budget para sa DRR, siring man po sa mong barangay. Nag-aasa lang po talaga kami sa mga tabang, mga nadarakulang puso, lalong na po sa Bangon Bicol. Nasarap po kaming napili ng matabangan para po sa mga constituents ko na nagtitiyos po talaga ngunya, inot na inot po ang mga pananumi, ang pagsisira po, maluya man ang income. May aros po na kulang tabang kan Bangon Bicol ang programa kong ini na kami mapili. Inot po sa gabus, gusto kong pasalamatan ang grupo kang Bangon Bicol na iyo ang dahilan para makaiwa kita ng relief operation sa barangay Bicol, San Fernando, Camarinesur. Na konsay nagkaiwa kita ng 216 beneficiaries nag-receive ng relief package. May balde, may toothbrushes, may bagas, may noodles, sardinas, may tuyo, and may food supplements na kaibanan. Salamat kay Sir Joey Abrenica and kay Tenerose Dayan Dante sa tabang na ipaabot sa babanwaan ni San Fernando. Ganito rin naman ang ginawa ng Bangon Bicol, kapartner ang BHTV Philippines sa mga taga San Isidro, Naga City. Bit-bit naman ito ang mga palaro, papremyo, relief goods at ang mainit-init pang champurado na pinagsaluhan ng mga residente. Isa din sila sa mga maswerteng lugar na napuntahan ng Bangon Bicol, kaya sobra-sobra ang tuwang nararamdaman ng mga ito. Nagpapasalamat po kami, maski pa paano po, naabutan po kami kang rasyon, kang Bangon Bicol. Masaya po kami kahit pa paano kung anong regalo sa amin sa Pasko. Umabot naman ng 200 ang bilang ng mga batang napakain ng masarap at masustansyang sampurado, habang nasa 75 beneficiaries naman ang nakakuha ng relief goods. Para sa kapitan ng lugar, malaking bagay ito sa kanyang mga kabarangay, lalo pa at sasapit na ang Kapaskuhan. Dakulang bagay po sa Muya ta. Kumbaga po sa kadakulan ibi sa Naga, kami po ang napiling barangay San Isidro dahil po iyan sa pagkamuot miki dating principal po si Mrs. Cantong. Salamat pong maray ta. Kami po na paunrahan nindo na magirigdi po kamo ang Bangon Bicol as in Team Canada. Salamat pong maray. Darating ang mga araw na patuloy ang pag-iikot ng Bangon Bicol at BHTV Philippines sa mga lugar na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad upang patuloy na maghatid ng tuwa at pag-asa. Ako si Kevin Alba, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.